Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ilang ulit man tayong masaktan, handa pa rin ang puso natin na magmahal ng paulit-ulit. Ang puso kasi natin, hindi marunong mapagod. Matagpuan lang ang tamang pagmamahal. Kaya kahit sabihin ang isip mo na pagod ka na, mas pakinggan mo ang puso mong di marunong mapagod sa paghahanap ng tunay na pagmamahal. Hindi ko inaasahan na magagawa sa akin ni Mito ang bagay na yun. Gusto ko lang naman malaman kung nahinga pa siya. Pero bakit hinalikan niya ako? Kaya ito, nakakainis. Hindi ko talaga siya pinapansin dahil sa ginawa niya. Kasi naman, first time ko yun. Bukod sa naiinis ako, naiilang din talaga ako dahil sa nangyari. Kaso nung sabihin ni Mito na aalis na siya, natakot ako bigla. Iwan ko ba? Basta ayokong umalis si Mito kasi masaya ako kapag andito siya. Basta ayoko siyang umalis. Kaya naman eto, batiin na kami. At matapos makakain ng tanghalian, eto naligo na kami. Sabay kasi kami maliligo. Kumuha na ako kaagad ng towel. At eto na. Nagtungo na kami sa poso sa labas ng bahay. Dito kami sabay maliligo. Sean, kala ko ba doon tayo sa banyo maliligo? Wika ni Mito. Masigip doon. Dito na lang tayo sa labas. Wika ko naman. Siyempre, natatakot ako kay Mito ngayon. Kung kagabi nagawa niya akong halikan, baka maulit kapag nagsabay kami maligo sa banyo. Ayoko na maulit yun. Kaya eto, habang nagtutungga ako sa poso, si Mito naman nakatayo lang. Naghihintay na mapuno ng tubig yung malaking timba. Nang magsimula na kaming maligo, gustong gusto ni Mito na kuskusin ng mabuti yung likod niya. Inutusan pa ako. Pero okay lang naman. Kaya kinudkod kong mabuti yung likod niya. Ayun, namula. Pero sabi ni Mito, ganun daw talaga. Ganun lang ang nangyari. Normal na ligo lang. Boring, diba? At nang matapos kami maligo, eto na tayo sa exciting part. Habang nasa kwarto kami, eto, magbibihis pa lang kami ni Mito. Ewan ko ba, pero napatingin talaga ako nung magtanggal ng tuwalya si Mito. Nakatalikod siya, kaya kitang-kita ko ang lahat. Ewan ko ba, pero naghihintay ako na humarap si Mito. Parang gusto ko makita yung harap. Kaso ayun, habang nakatalikod si Mito, nagsuot na siya ng short. Wala tuloy ako nakita. Likod lang talaga. Sean, anong tinitingnan mo? Magbihis ka na din. Wika naman ni Mito. Ito na siya, nasa tabi ko na. Sa harap ng salamin. Wala. Sige, doon ka na muna sa labas. Magbibihis muna ako. Wika ko naman. Ang arte mo, Sean. Magbihis ka na. Di naman ako titingin. Wika naman ni Mito. At ayun, nahiga siya. Ayaw talagang lumabas, kaya ito, nagbihis na ako. Nakatalikod ako sa kanya. Kaso, habang nagbibihis ako, kitang-kita ko na nakatingin si Mito sa akin. Nakita tuloy niya yung pet ko. Kitang-kita ko siya sa salamin eh. Ayin ako.
At eto, pagharap ko kay Mito. Hindi na siya sa akin nakatingin. Pero nahuli ko siya. Di naman pwedeng magsinungalingan sa lamin. Sean, mahiga ka muna dito sa tabi ko. Wika ni Mito. Bakit naman? Wika ko. Wala lang, mag-uusap lang. Tapos, kwentuhan, Sean. Wika ni Mito. Mabuti na yung sigurado ang gagawin bago mahiga. Baka kasi may kakaiba siyang gawin. Pagkahiga ko sa tabi ni Mito, kinuha agad niya ang kamay ko at ipinatong niya sa dibdib niya. Kinabahan tuloy ako. Tapos si Mito, eto, nakatingin sa mga mata ko. Sean, matanong ko lang, bakit ginagawa mo yan tuwing gabi? Wika ni Mito. Kasi Mito, ang tahimik mong matulog sa gabi. Baka kasi hindi na natibok ang puso mo. Wika ako. Okay. Yung isa, bakit parang inaamoy mong hininga ako kapag gabi? Wika ulit ni Mito. Sorry. Baka kasi hindi ka na nahinga. Wika ko naman. Ano ka ba, Sean? Hindi mo na kailangan mag-alala, okay? Wika ni Mito. Tapos natakot ako sa mga sumunod na nangyari. Kasi yung kamay ko, inilipat niya sa isang bagay na mataba at mainit-init. Tapos nakangiti lang si Mito habang nakatingin sa akin. Kasabay ng pagtibok ng puso ko, ang pagtibok naman ng hawak kong mataba na mainit-init. Kinakabahan na ako sa nangyayari. Ito, Sean. Bakit mo hawak nung isang gabi? Huwi ka ni Mito. Di ako makasagot. Di ko alam ang sasabihin ko eh. Tapos yung kamay ko, ito. Parang nagkaroon na ng sariling buhay na nakahawak sa isang bagay na tinatago ni Mito. Sean, yan na lang ang hawakan mo kapag gabi, okay? Wika ni Mito na nakangiti. Tapos eto na. Pinakita sa akin ni Mito yung hinahawakan ko. Grabe talaga. Di sapat ang dalawang kamay ko kapag hinawakan mo to. Lubos na pinagpala sa lahat si Mito. Tama na yan, Sean. Baka mamaya kung ano pang magawa mo. Wika ni Mito. Tapos ito, itinago na niya yung hinahawakan ko. Nakainis. Parang gusto ko na nakahawak lagi dun. Ang laki kasi. Sean, tara sa labas. Mamasyal tayo. Pero ayoko sa gubat. Huwag mo na akong dadalhin dun. Wika ni Mito. Kaya naman, inais ko muna yung sarili ko. At si Mito naman ito, naiinip na. Huwag na daw ako magpapogi masyado. Sean, tara na. Mababasag na yung salamin mo. Kanina ka pa dyan eh. Wika ni Mito. Ano ka ba? Di mababasag ang salamin kapag pogi ang nagsasalamin. Wika ko naman. Okay, sabi mo eh. Wika ni Mito. Kaya ito, matapos makapagsalamin, lumabas kami ng bahay. Tapos napansin ko na parang mas close na kami ngayon. Kasi si Mito, nakaakbay pa sa akin habang naglalakad kami sa labas. Pero mas gusto ko yung ganito. Kaya naman eto. Naglalakad lang kami. Di ko alam kung saan kami patungo. Basta, tinatahak lang namin ang daan. At kahit saan kami makarating, alam ko na magiging masaya kami.
At sa tuwing magkakatinginan kami ni Mito, ewan ko ba? Basta napapangiti na lang kami tapos si Mito, lagi na lang nakanguso. Sean, pakis nga ako. Wika ni Mito. Ayoko nga. Wika ko naman. Okay, edi wag. Wika naman ni Mito. At ayun, iniwan niya ako. Bakit naging ganito bigla si Mito? Eh sa ayaw ko eh. At saka bakit niya gagawin yun? Si Papa lang ang pwede. Kaso, baka umalis si Mito. Baka iwanan niya ako. Kaya ito, hinabol ko siya. Kiss lang naman yun. Wala namang masama. Mito. Oo na. Pero mamaya na lang. Baka may makakita. Wika ako naman. At ayun, ang sweet na ulit ni Mito. Ewan ko pero natutuwa ako kay Mito. Gusto ko na magkasama lang kami palagi. Parang ganito. Masaya lang. At sana di na ito magwakas. Anak, sa susunod na linggo, ipapakilala kita sa mga trabahador natin sa tubuhan. Okay ka na ba, anak? Hayaan mo na. Kapag kasi talaga di para sa iyong isang bagay, hindi talaga ibibigay sa iyo. Papa, medyo okay na ako. Baka sadyang hindi kami ang para sa isa't isa. Anak, okay lang yan. Kung gusto mo, doon ka na lang muna magbakasyon sa tubuhan. Masaya doon. At siguradong makakalimutan mo ang masalimuot na kasal mo. Papa, hindi na ako makakapaghintay pa ng isang linggo. Pwede po ba na magpunta na ako ngayon doon? Walang problema, anak. Sige, maganda ka na. Pasasama kita sa driver. Gabi ka na makakarating doon. Napakahirap pala na sa mismong araw ng kasal mo. Hindi magpapakita ang babaeng minimiti mo. At ang pinakamasakit sa lahat, pati ang best friend mo na sana karamay mo, di man lang nagparamdam sa panahong kailangan mo. Ako, si Joshua.